As you know, siguro mga kababayan, most of us, alam na na yung Queen, mga kababayan ng Britanya, namatay kahapon, September 8. Ayan. So, at age 96, and she is the longest reigning monarch, 70 years, mga kababayan, sabi sa sa balita. And buong mundo, siyempre luksa, kasi most of us kilala si Queen Elizabeth. Kasi famous family, mga kababayan, ang Queen. At ang siyempre, papalit sa kanya, next in line, si Prince Charles, yung kanyang anak. So ito yung official statement, mga kababayan, ng Buckingham Palace. Statement from His Majesty, the King, at the time of the Queen's death, Thursday, September 8, 2022. Ayan po, official statement. Hindi mabasa. From the Buckingham Palace, mga kababayan, the death of my beloved mother, Her Majesty. Galing na ito kay Prince Charles, kasi siya yung papalit na king. The death of my beloved mother, Her Majesty the Queen, is a moment of the greatest sadness for me and all the members of my family. We mourn profoundly the passing of a cherished sovereign and much loved mother. I know her loss will be deeply felt throughout the country, the realms and the commonwealth, and the countless people around the world. Yung mga commonwealth nations, Canada, kasama pa yan, Australia, Netherlands yata, and other, basta yung may, yung flag ng Britain, nasa flag nila may nakalagay yung mismong kulay ng flag, kasama siya sa Commonwealth. Ibig sabihin, kinikilala ng mga bansang ito, Australia, Canada, Netherlands, and other countries na Commonwealth, yung pagiging Queen, parte ng Great Britain, mga kababayan. So, sabi rito, during this period of mourning and change, my family and I will be comforted and sustained by our knowledge of the respect and deep affection in which the Queen was so widely held. So, yun ang official statement ng palasyo, Buckingham Palace, sa pagkamatay ni Queen Elizabeth. So, sabi rito, mga kababayan, sa balita, 96 years old pala siya. The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon, the royal family said. In a statement, the Queen, Britain's longest reigning sovereign and world's oldest monarch, passed away surrounded by her immediate family at Balmoral Castle doon sa Scotland, mga kababayan. Elizabeth has been Queen of Britain in more than a dozen other countries since 1952, including Canada, New Zealand pala, hindi New Netherlands, Australia, and New Zealand. And earlier this year marked her 70th year on the throne with 4 days of national celebrations in June. She came to the throne after the death of her father, King George VI, on February 6, 1952, when she was just 25 years old. Batang-bata pa siya noon, mga kababayan, ng mag-asensya to the throne bilang queen. Matanda na rin naman, 96.
Di ba? Pero kahit sa pagtanda niya, mga kababayan, malakas na malakas pa ito. Nung 92 years old yata, birthday niya, nag-skydiving. What? matindi. Matindi, mga kababayan, itong si Queen Elizabeth. 92 years old. Tumalon sa aeroplano. Skydiving. You see? Yung iba, nag-dududa, yung mga conspiracy theorists, di ba? Nag-dududa na para niya si Queen, hindi man tao. May mga kwento nga na possibly niya, itong royal family, ang bloodline nila, hindi man tao. May mga kwento nga noon. Ano tingin ninyo? Tao, hindi tao. Ay, si Queen Elizabeth po na maalam tulad ng normal na tao, mga kababayan. So, kayo, anong masasabi ninyo? Ngayon, mga kababayan, si Kate Middleton, yung asawa niya, no? Yung asawa ni ano, Prince William, nag-share dito, mga kababayan, 2 hours ago. Iwan ko kung galing ito sa bibig mismo o kwento ni Queen Elizabeth before siyang namatay or ginawan lang ng kwento. So, hindi natin alam kasi hindi man sinabi. Pero pinablish niya. Basahin ko po sa inyo. Philip came to me today. Ibig sabihin, ang nagsasalita, mga kababayan, dito si Queen Elizabeth. Kwento sa kanila, siguro ito. Wala nyo, hindi tayo sigurado. Basta pinablish ni Kate Middleton, yung manugang, yung asawa ni Prince William. Sabi rito, Philip came to me today. So, ibig sabihin, sinusundo na siya ni King Philip na nauna nang namatay. Last year yata yon namatay si King Philip. Pero napakatanda na po yung asawa ni Queen Elizabeth. Si King Philip Manzanke. Kuwan pala yon, Prince. Hindi man King, Prince Philip. And said it was time to go. I looked at him and smiled as I whispered that I know. I then turned and looked behind me and seen I was asleep. All my family were around me and I could hear them weep. I gently touched its shoulder with Philip by my side. Then I turned away and walked with my angel guide. Philip held my hand as he led the way to a world where kings and queens are monarchs every day. I was given a crown to wear or a halo known by some. The difference is up here. They are worn by everyone. I felt a sense of peace. My reign had seen its end. 70 years I had served my country as the people's friend. Thank you for the years, for all your time and love. Now I am one of two again in our palace up above. Hindi ko maintindihan kung galing ito, mga kababayan, sa bibig ni Queen Elizabeth or ginawan lang ng kwento or parang tulain in honor, mga kababayan, ni Queen Elizabeth at possibly kung sino yung author nito, member of the family, if not Kate Middleton herself. Tingin ninyo, basta nagsulat siya ng ganito, pinablish niya po, mga kababayan. Di ano niya, Mr. Marabillas, masabi mo, kung halimbawa ito yung kwento, totoong kwento ito ni
Queen Elizabeth, baka hallucinations niya before siyang namatay, kasi pag ang tao po ay ano, patay na, halimbawa si Prince Philip, nauna yun eh, na yumaon na, hindi na yun babalik pa. Kung believer, babalik siya, mga kababayan, sa pagkabuhay ng mga patay. Kailan yon? In the rapture of the church, kung believer. Kung hindi believer, nandun lang muna siya nakatinga doon sa tinatawag na Hades. Discovery na lang ninyo kung ano yung Hades. So yun po, hindi man siya makakalis doon. So, yun po ang turo ng Bible. So, once na ang isang tao namatay, pag unbeliever siya, sa Hades muna. Hindi siya purgatory, ha? Hades. Pag-deliver po siya, sa langit siya. Automatic in heaven na siya. So, hindi man siya pwedeng mag-cross border or magpabalik-balik para sunduin yung buhay pang asawa. Hindi man siya. Magkikita sila kung parehas yung destination nila. Kung parehas ligtas, di parehas sila sa langit magkikita. Yun ang pwede nating sabihin na till we met again, tama yung statement na ganoon. Pero kung yung isa saved, yung isa hindi, magkaiwalay sila po. Eternal separation po yon. Kasi yung isa doon sa mainit, yung isa sa paraiso. O di ba? Sa langit. So, hindi sila magkakatagpo doon. Wala man pong sunang papabalik-balik. Ganong sabi rito, Philip came to me today. Wala man pong ganon. Baka nag-hallucinate lang. O maka ito, imbinto lang ni Kate Middleton. Whatever. Isinare ko lang po sa inyo. So, tulad ng sinabi natin kanina, mga kababayan, ang uupo na king, according to the customs and laws shared by the United Kingdom in 14 other Commonwealth realms, of which Her Majesty was head of state, the Prince of Wales, known as the Duke of Scotland, as heir, became the king at the moment of his mother's passing. Si King, si Prince Charles po ang susunod na king. Now, for the believers, mga kababayan, itong mga events na to ay may significance sa fulfillment ng prophecy. Just to ano, to give you some ano stories of that. Bibilis na po yung ano, bibilis na po yung implementation ng, kasi believer po ng Great Reset, kasama po si Prince Charles, the next king of Great Britain. Isa siya sa nagtutulak sa Great Reset. And now, na siya na po ang uupo, mapapabilis po. Talagang yung timetable nila, mga kababayan, sa tingin ko, on track. By 2030, baka yun na po ang fulfillment ng gusto nilang mangyari. So, yun man lang po, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.